Yan, magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farm boys. So, andito po tayo ngayon sa range po natin dito sa Mangga, which is yung mga andito is mostly yung mga pullets na po natin na kinukondisyon. Tapos, ito na po yung gagamitin natin para early bird. Meron pa po kaming pullets na kukunin dun sa isang range. Yun po yung mga, mga hens na po yun. Yun po yung ginamit po namin. So sila po yung bali mga parents ng mga stags na nasa area na po natin. So bali magpapasnacks po tayo sa kanila ngayon, konting-konti lang kasi malapit na din naman yung bali oras ng pagkain po nila. So ngayon po dito, meron pang natitirang ilang pirasong stags. Dito din po sila mamamalagi hanggang sa ma-harvest po natin sila. Eto na po mga farm boys. So bali inutusan ko po kanina yung farm boy po natin dito na titignan yung paligid kasi napakarami din daw umiitlog po dito. Ayan oh, napakarami na po nila. So try po natin na bigyan ng konting pagkain. So ayan. Oh. Yung iba sa kanila kumakakak na, so which means na almost ready na po sila para yan. So sumisigla na po sila dito. Kasama na po yung mga lalaki, yung mga maliliit. So sila na po yung mga unang pumupula na po yung mukha. So bali na pag-isip-isip po natin na baka ibalik na lang po natin siguro dito yung mga nasa square pens na. So tignan po natin muna yung development ng mga ng mga stags po dito kasi mas magana po silang kumain sa tingin ko pagka meron na po silang kasamang maraming pullets, especially yung mga ready to breed na pullets na kasi sila po yung nagpapakasta na. So bali humahambog po sila. Yan. So konti lamang po yung ibibigay po natin. Ito lang po. So bali isasabod lang po natin. Merong isang gold po dito. Ayan. Napakalaki na. So ito po yung hindi natin nakuha nung nag-harvest po tayo. Pero at least ngayon makukuha po natin to. Ayan, napakarami nila. Ayan mga ka-farm boys. So titignan natin mamaya kung meron po tayong makukuhang itlog po dito. So bali eto na po sila. Dito na po yung bali mainstay po ng mga pullets po natin pagkatapos po natin, or yung mga hens pagkatapos po natin sila na gamitin. So kukuha po tayo dito. Ito po yung mga kadalasan na pullets na hindi pa po nagagamit po, yung first batch, and then merong second batch po dito, tapos yung pangilan-ngilan na mga siya nga pala, yung karamihan po dito is yung mga March born, pero yung sizes kung makikita nyo, parang walang diferensya na. So napakaganda na po nila. So titignan natin mamaya dun sa mga sulok kung meron po tayong makikitang itlog kasi dyan po sila umiitlog. So pinipili po nila yung mga lugar na kung saan hindi masyadong naiinitan, kumbaga yung mga madilim na parte ng range po na to. So yung napansin ko lang po dito nung nasa square pens pa po sila, hindi po sila ganito kasigla. So ngayon pumupula na po, nagsisimula na pong magpupulahan po yung mukha nila. So by September first week magsisimula na po tayong magpapakasta para at least meron po tayong makukuhang itlog by end of September, and then meron na po tayong sisiw middle of October. Ayan. Meron pa po tayong isang range dyan sa ayan, malaking puno na yan. Sa baba nyan doon po nakalagay yung mga hens po natin na mga ginamit po natin nung nakarang breeding season. So sila po yung mga parents or mga mama nung mga stags po natin na
nasa area na po natin. Yan, yung napansin ko lang po dito nung dumami na po yung mga pullets na which is older than mas matanda po sa mga stags po natin dito. Ito po sila, hindi po sila ganito kasigla dati. Few days pa lang po sila, I think 4 days sila po na nandito. Yung gold po na yan, hindi po siya ganun kabrusko nung iniwan po natin dito. Iniwan po natin yan kasi payatot. So ngayon, bumalik na po yung dati niya pong sigla. For sure, maganda na po ang katawan yan. So, ayan. Malaki po kasing lugar yung nagagalaan po nila dito. So, napakaganda po. Yan, meron po dito. Titingnan po natin. Try po natin i-survey pong lugar na to. Tignan natin kung meron po tayong makikitang itlog. So far mga ka-farm boys, wala po tayong nakuhang itlog po dito. Pero siguro nakuha na po lahat ng mga tauhan po natin na tumingin po sa range po na to kanina. Pero at least nung sa ngayon sa pagpasyal po natin ngayon, maganda po yung kanilang sitwasyon. Idol, ito po maganda din. Yan yung pulit po na yan. Tapos yan o. So dito po tayo kukuha ng para po sa iyo. Hahayaan lang po muna natin to dito, idol, hanggat oras na ng shipping. Kasi mas stress po to pag kinuha lang po natin tapos ilagay po natin sa maganda yan. Ito na yan mga ka-farm boys, so shoutout nga po pala kay Kevin Santiago and then kay Sydney Lay. Maraming salamat sa always po na panonood. So ayan mga ka-farm boys, so meron po tayong hawak-hawak na pulit po dito na two-way cross. So bali ikakal po natin to. Ito po yung bali gagawin po nating hapunan ngayon. So again, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and then click the notification bell para ma-update po kayo sa next videos po na gagawin po natin. Maraming salamat mga ka-farm boys.